Huwag kang mag-alala. Pwede kang magreklamo sa kanya. So pwede mong gawin yung sinabi ni Elijah habang umiiyak, pagod na pagod, hirap na hirap, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Kunin mo na ako, pagod na ako, parang lagi na lamang ako ang nagdadala ng lahat ng problema ng pamilyang ito. Pwede mong sabihin yan kasi makikinggan ka ng Panginoon. Maunawaan ka niya. Pero hindi kanya kukunin pa. Kasi sa pamamagitan mo, may bubuhayin pa siya. Kapatid, kapag breadwinner ka, tandaan mo, buhay ka at patuloy kang binubuhay ng Panginoon, hindi para sa sarili mo lamang, kundi para sa mga taong nangangailangan sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Nandiyan lagi ang tulong ng Panginoon. Nandiyan lagi ang mga anghel tulad ng mga establishmento na naglalagay pa ng libreng inumin para sa mga riders. Tulad ng mga ibang tao dyan, pag nakikita yung mga nagtitinda ng sampagita, ako ng kung sino man dyan o kung ano man dyan, tinitinda, bibili ng lahat para ito'y makauwi lang. Tulad ng mga ibang amo dyan na binibigyan ng extra pahinga o extra sweldo, inaabutan ng kahit ano lang ang kanilang mga empleyado na alam nila na matindi ang sakripisyo para sa mga pamilya nito. Kayo ang mga anghel ng mga taong ito. Mabuhay kayo. Kayo ang ipinapadala ng Diyos sa mga taong ito para sabihin sa mga breadwinners na yan. Naintindihan ko pinagdaraan. Kaya nandito ang mga sitwasyon at ang mga tao ito para pagkaanin ang dinadala mo. Siyempre, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat para sa mga anghel na ito. Pero siyempre, isipin mo rin, Lord, sana ang mga anghel na ito ay galing din sa pamilya ko. Sa dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo, sana tulungan nila ako, hindi lamang sa pagpapakabuti nila, hindi lamang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng salita. Tandaan po natin si Kristo nagbibigay buhay, hindi lamang sa komunyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Kailangan natin ng inspirasyon mula sa mga taong ito sa pamamagitan ng mga salita ng inspirasyon. Salita na... Minsan sasabihan tayo, napakaswerte ko sapagkat ikaw ang anak ko, napakapalad ko sapagkat ikaw ang asawa ko, napakapalad ko sapagkat ikaw ang anak ko, napakapalad ko sapagkat ikaw ang kapatid ko. Mga salita ba ko minsan ng pag-alala? Kaya mo pa ba? Baka napapabayaan mo ng sarili mo. At mga salita na ko minsan ay pwedeng pabalat bunga. Tito, kaya mo pa ba? Pandemya, baka hirap ka na. Maghihinto muna ako sa pag-aaral. Anak, hindi muna ako magpapacheck up. Kasi last week lang nagkagasta ka na. Bakit pabalat bunga? Kasi alam mo naman, na yung breadwinner ay hindi papayag na wala kang makain. Hindi siya papayag na makapaghinto ka sa pag-aaral. Hindi siya papayag na hindi ka makapagpa-check up. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Natatandaan ko dati, narinig ko sa nanay ko. Natutuwa ako kapag Linggo na, pag maglulunis na. Kasi uuwi na yung anak ko. Ako. So gusto niya yung Lunes kasi umuwi ako. Pero alam ba ninyo, nakapag alam ng nanay ko na pagod ako, magte-text siya Linggo ng gabi. Lunes ng umaga, anak, huwag ka nang umuwi. Magpahinga ka na lang. Ipahinga mo na lang ang araw na ito. Pero alam niya, uuwi pa rin ako. Pabalat bunga pero malaking bagay. Kasi ibig sabihin nun, concern ka. Ibig sabihin, nararamdaman mo pinagdaraanan niya. Ibig sabihin nun, pinapahalagan mo ang ginagawa niya. At hindi yung tanggap na lang ng tanggap dyan na para bang ang binibigay niya ay hindi mo na nalalasahan. Mahirap abusuhin ang ibang tao. Pero ang pinakamahirap na pang-aabuso ay ang pang-aabuso ng mga taong mula noon hanggang ngayon dahilan ng sakripisyo. Na parang hindi na nakikita ang lahat ng ginagawa mo.
At masarap purihin ang ibang tao kapag sasabihin sa atin ng ibang tao, napakapalad ng magulang mo, napakapalad ng kapatid mo, napakapalad. Pero mas maganda at wala nang masasarap pa kapag mismong magmumula, kahit paminsan-minsan lang, sa ating pamilya ang mga salitang ito.